Dear Lady Love TV. Wanted wife of the CEO. Tunghaya na po natin ang pagpapatuloy ng ikasiyam na bahagi. Bakit hindi mo tawagan para tanungin kung okay siya? Nakatingin lang siya sa akin. Alam mo, kung nandito ka lang para inisin ako, umuwi ka na lang. Sagot niya. Para ano? Para magkita uli kayo ni Rick? Ano bang meron kay Rick na wala ako? Siguro lakas ng loob. Lakas ng loob na kunin ang gusto niya. Ipaglaban ang gusto niya. Kumunot ang noo ko. Siguro kung hindi ganun si Rick, baka siya lang ang minahal ko kaysa sayo. May diin yung pananalita niya. Siguro kung naging mabait lang sa kanya, papakasalan ko siya o kaya sasama ako sa kanya. Kung ganun, bakit ka sa akin nagpakasal? Uminit agad yung ulo ko sa sinabi niya. Bakit? Bakit hindi ka nakipagtanan kay Rick at pinili mong manatili sa akin? Para magkapera? Sabihin mo nga sa akin na, sa akin ba talaga yung dinadala mo o sa kanya? Napangiti siya. Sabihin mo, oo, oo, sa kanya, oo, pera lang ang gusto ko sa'yo. Sa kanya to, okay na? Okay ka na? Narinig mo na yung gusto mong marinig. Tumulo ang luha niya. Kung alam ko lang na magkakaganito ang buhay ko, sana hindi na ako nag-apply ng trabaho sa lintik na kumpanya na yan. E di sana, daladala ko pa ang pagiging virgin ko. May pera ka, pero hindi mo gamitin para mag-imbestiga. Kung ano lang ang nasa utak mo, yun na lang ang sinusunod mo. Bakit? Kasi takot kang malaman ang totoong nangyari? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin? Yung nangyari sa atin, sa tingin mo. Ibinigay ko agad sa iyo kung hindi mo pa ako pinilit ng pinilit, ha? Tingin mo talaga ginusto ko yung nangyari sa amin ni Rick? May na-rape bang ginusto ang nangyari? Maski kung nangyari sa atin, hindi ko ginusto. Puna siya ng puna sa luha niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito at marinig na nagmura. Maski yung pagpapakasal, hindi ko ginusto. Lahat 30, hindi ko ginusto. Lahat. Alam mo kung hindi lang nakiusap ang ama mo, na sana hindi mo ako kausap ngayon. Kasi gusto kong lumayo. Gusto kong pagtuunan ng pansin ang sarili ko at ang pamilya ko. Kasi nakakapagod na. Nakakapagod na maging okay. Kahit hindi. Nakakapagod na kumapit sa isang tao na walang kasiguraduhan. Nakakapagod kang intindihin. Nakakapagod kang mahalin. Yung sitwasyon natin ngayon, inintindi mo kasi mahal kita. Yung nangyari sa inyo ni Sabi, inintindi ko kasi nangyari yun dahil sa nangyari sa amin noon ni Rick. Kaya pinilit ko maging okay kahit masakit. Ang sakit 30 na yung taong mahal mo, habang tiwala. Ang pagpapahalaga, walang pagmamahal. Tinignan niya ako, mata sa mata. Nakakapagod ka. Suko na ako. Ayoko na. Total, nandyan na si Sabi. Siya na lang, 30. Siya na lang. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib sa huling sinabi niya. Pinunasan niya ang luha niya, sabay hawak sa ulo niya. Napakapit siya sa pader, kaya lumapit ako sa kanya. What's wrong? Tanong ko. Tinaas niya lang ang kamay niya na parang gusto niyang lumayo ako. Feliz. Nasaloko siya. Tiningnan ko siya na nagpapawis. Malamig naman hanggang napansin ko na may dugo. Binuhat ko kaagad siya at saka isinakay sa sasakyan. Panay ang tingin ko sa kanya na walang malay hanggang makarating kami sa ospital. Kinuha agad siya ng mga nurse. Tinawagan ko si Dino para sabihin ang nangyari. Pinabantay ko muna sa kanya ang mama ni Feliz. Ilang oras din ako naghintay hanggang lumabas yung doktor. You're the husband? Tumango ako. This is the second time na dinugo ang asawa niyo. Sabi ko nga iwasan ang stress dahil nakakasama yun. So now, mahina ang tibok ng puso ni Bibi, which means you have to be ready kung ano man ang mangyayari. Please, no more stress please. Nakikiusap ako na pasayahin mo ang asawa mo kung ayaw mong wawala ang anak mo. Nasa inyo na mga magulang na kasalali ang buhay ng anak nyo. Pwede mo na siyang makita. Iniwan niya na ako. Pinuntahan ko naman siya. Anong sabi ng doktor? You have to be extra careful. No more stress. Sagot ko. Then leave me alone. Umalis ka na sa buhay ko. Tiningnan ko siya habang nakatingin naman siya sa labas ng bintana.
Ako ba nagbibigay ng sila sa buhay mo? Seryoso kong tanong. Feliz, all I want is truth. Truth na kayang-kaya mong malaman kapag inutos mo lang. Thirdly, mahirap mong pagkatiwalaan salita ko na sa'yo ang anak ko. Bakit ang hirap mong kumbinsihin? At kung makapanumbat ka, parang ako lang ang may kasalanan dito. Thirdly, may kasalanan ka din, pero may narinig ka ba sa akin? Wala. Tumulo uli ang luha niya. Ayoko na makipagtalo pa. Gusto ko na magpahinga. Humiga na siya. Napamulsa na lang ako ng bulsa habang nakatingin sa kanya. Pinapupunta ko si Dino dito sa ospital para bantayan si Feliz. Malamang kapag andun lang ako, panigurado, magsusumbatan na lang uli kami. Ikaw na ang bahala sa kanya. Tumango si Dino. Umuwi na muna ako para makapag-isip-isip. Hindi ko na malay na kaidlip ako habang nasa upuan ko. Tumayo ako para pumunta sa kwarto ko nang mamayarinig ako nagsasalita. Si Sabi, Rick, kinukulit ako ng lalaki. Nung isang araw, malapit na silang magkita ni Thirdy. Kumunot ang noo ko. Siguraduhin mo lang, Rick. Kasi kapag nalaman ni Thirdy na hindi sa kanya to, lagot ako at idadamay kita. Naikuyom ko ang kamao ko. Pumalik ako sa office room ko nang mag-ring yung phone ko. Nawawala si Madam. Napahilamos ako ng mukha. Pabagsak akong umupo sa upuan ko. Sir, sir, nandyan pa po ba kayo? Tanong ni Dino. Puntahan mo sa bahay nila. Doon lang siya pupunta. Ibinaba ko ang phone. Gusto niya ng laro ha? Okay, ibibigay ko sa inyo. Wala si Madam dito sa lamay ng kapatid niya. Tinatanong ko yung mama niya pero hindi sumasagot. Tinawagan ko si Thirdy para sabihin pero wala na siyang sinabi pang iba kundi okay. Pinababalik niya ako doon pero ayusin ko muna ang lahat dito. Matapos maging okay ang lahat sa lamay ng kapatid ni Madam, umalik na ako sa mansyon. Hindi ko inaasahan ang makikita ko. Nakaluhod si Sabi sa mga munggo. Tinignan ko si Thirdy na masama ang tingin. Habang nasa maayos pa akong pag-iisip, Sabi, tell me everything na kalokohan na ginawa niyo ni Rick. Hindi umimik si Sabi. Okay, kanina pa kita kinakausap at nakakasawa na. May hahanapin pa akong tao. May binunod siya sa baby kay sa akin. Kill her. Nanlaki ang mata ko. Thirdy, buntis siya. Sabi ko, I don't care. Siya ba, inisip niya ang samahan natin bago niya ginawa tong panluloko? That baby is not mine. Tiningnan ko si Sabi. Maski naman kay Phyllis, hindi sa'yo. Sabi niya. Tiningnan ko si Thirdy na dumilim ang mukha. Ikaw na ang bahala dyan. Madami pa akong trabaho. Tumalikod na siya nang sumigaw si Sabi. Wala kang kwentang lalaki. Bakit sa dinami-dami, ikaw pa ang nagustuhan ko? Kung alam ko lang na hindi tayo makakabuo, sana hindi ko na binigay sa'yo ang pagkababae ko. Sinayang ko lang ang virginity ko sa'yo. Napangisi si Thirdy. Sana, iniisip mo yan bago mo ako landiin at pilitin na makipagtalik sa'yo. Sinasamantala niyo ang pagkakataon ni Rick na wala kaming laban sa inyo para makuha ninyo ang gusto ninyo. Tiningnan niya si Thirdy sabay ngiti. Dahil yun sa pagmamahal. Hindi mo alam dahil hindi ka naman nagmamahal. Pero ngayon, nagsisisi ako na ikaw pa ang minahal ko. Dahil isa kang duwag at walang kwentang lalaki. Mabuti nga at iniwan ka na ni Feliz. Kasi ganun din ang gagawin ko sa'yo. Kasi hindi ka marunong magpahalaga. Kung hindi nyo sinira ang meron sa amin ni Feliz, sana hanggang ngayon, okay kami. Sagot ni Thirdy. Ang hirap sa inyo. Pinipilit niyo ang kagustuhan ninyo sa isang taong hindi naman kayo gusto. Kung ayaw niyong masaktan, huwag niyo kaming pilitin na mahalin kayo o gawin ang gusto niyo. Kasi ang puso, hindi na uutusan kung sino ang mamahalin. Maski ako, ang una mo, hindi mo ko kayang mahalin? Nakatingin lang si Thirdy kay Sabi. Bakit? Simula nung bata tayo, ako lagi ang katuwang mo. Tapos ngayon, hindi mo ko kayang mahalin? Yes. Sabay tayong lumaki. Pero hanggang tauhan at boss lang ang connection natin. Kung may masihigit pa doon na maibibigay ko, iyon ay ang kaibigan. I don't see you to be my wife. I don't see you to be my princess. And also a mother of my child. Ibig sabihin, nung una pa lang, nagustuhan mo na si Feliz? Doon, tumulo ang luha ni Sabi. Akala niya kasi sa ginawa niyang ito, sasaya si Thirdy at mamahalin niya.
Pero kabaligtaran, dahil kapalit na ginawa niya, ay nawala ang isang iglap kung anumang mayroon sila. You just Rick over me. Ako na ang madaming itinulong kaysa kay Rick. Nadala ka sa mabulaklak niyang salita. Hindi mo naisip yung mawawala sa'yo, sabi. Nang dahil kay Rick, ang daming nasirang relasyon. Minsan talaga kapag kapangyarihan na ang gusto mo, kaya mong sirain, idamay, kalimutan ang samahan na meron kayo. Tulad na lang ng pagiging magkaibigan nila ni Rick at Turdy. Bilang isang loyal na tauhan, ang papa mo, bibigyan kita ng dalawang choice. Una, aalis ka dito sa Pilipinas. Mamumuhay ka mag-isa sa ibang bansa na walang koneksyon sa lahat. Aalagaan mo ang anak mo ng mag-isa. Magtatrabaho ka habang may anak. Dadalhin mo ang konsensya mo sa mga pinaggagawa mo. Pangalawa, susuko ka sa pulis at sasabihin ang ginawang panggagahasa ni Rick kay Felice. Sabihin mo ang lahat ng kalokohan niya kasama ka. Ako na ang bahalang pababain ang sentensya mo. May maghapon ka para makapagdesisyon. Tumalikod na siya at iniwan kami. Lumapit ako sa kanya para patayuin siya. Tinulungan kong alisin ang mga munggo na nakadikit sa tuhod niya. Kukuhaan kita ng tubig. Aalis na sana ako nang hinawakan niya ako. Alam mo ba ang lahat? Tama? Tanong niya. Bakit hindi mo sinasabi kay Thirdy? Dagdag niya. Dahil yun ang utos ng ama ni Thirdy? Hindi sa ayaw kong sabihin. Gustong gusto ko nga nasabihin para hindi nahihirapan si Madam. Nalaman ni Senyor na nalaman ko ang lahat. Kinausap niya agad ako nung araw na gusto kong sabihin kay Thirdy. Sabi niya, huwag ko daw sabihin para matuto sila sa mga pinagagagawa nila. Kung sino pa ang magkakasama, sila pa daw ang nagkakasiraan. Kaya hayaan ko daw sila. Hanggang sila na rin mismo ang makarealize ng mga mali nila. Gusto niya matuto kayo sa pagkakamali ninyo at mukhang tama siya. Masyado kayo nagpakain sa mga gusto ninyo. Kita ko ang panlulumo sa mukha nito. Bago kayo gumawa ng isang bagay, pag-isipan niyo muna ito dahil malaking bagay ang kapalit. Kapag hindi niyo iniisip ang mga ginagawa ninyo, iniwan ko na siyang tulala sa may salas. Malungkot ako sa mga nangyayari. Pero ito ang ginusto nila. Kaya panindigan nila hanggang sa huli. Dahil hindi na mababago ang mga nangyari pa. Pagkabalik ko sa kwarto ko, hindi ko mapigil ang magwala. Yung akala kong tao na mapagkakatiwalaan ko at hindi ako lulukohin ay trinaydor ako. Dalawang mahalagang tao ang nangloko sa akin. Kung sino pa ang mas pinagkakatiwalaan ko. Tama nga sila. Kung sino pa ang trinato mo ng maayos, sila pala ang mananakit sa'yo. Napahilamos ako ng mukha. Nung nahuli ko si Sabi, nagpa-imbestiga ako. Mula nung gabing may nangyari kay Rick at Felice. Doon, nalaman ko ang lahat. Lahat-lahat. At tama si Felice. Kung noon pa, sana ako nagpa-imbestiga. Sana, hindi kami aabot sa ganito. Sana, hindi siya nawala sa akin ng ganun-ganun na lang. Hanggang kailan nga kaya pagsisisihan ng prinsipe ang mga nagawa niya laban sa kanyang asawa. Ngayon na lumutang na ang buong katotohanan, bigla namang nawala si Felice. Paano niya maibabalik ang dati nilang pagsasamahan? Magpatuloy nga kaya ang prinsipe na hanapin ang kanyang prinsesa at pinakamamahal na asawa kasama ang kanilang anak? Ano naghihintay sa kanila sa kinabukasan? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.